pakikinggan ang boses ng mamamayan. Hihimayin ang mga paksa ng lipunan. Pag-uusapan ang mga isyu ng pamayanan. Ating dadamhin ang bawat pintig ng bayan. Kasama sina Johnson Manaba, Johnson Manaba at Joyce Balancho. Joyce Balancho. Kaisa ka sa makabuluhang talakayan. Ito ang Pintig ng Bayan. Pakikinggan nina Johnson Manabat at Joyce Balancho ang mga Pintig ng Bayan. Webes po ngayon, mga kaserbisyo, June 20, 2024. Kamusta ho kayo? Kamusta ka, partner Johnson? Parang gusto ko nang magbitiw. Uy! Sabi nga ni Moira, ayokong kantahin. Hindi ko kaya yung level na ano niya. Gusto. Tumingin ka agad si, si Camille. Teka lang, magbabayad tayo ng copyright. Bale, wala naman tayo sa tono. Hindi niya mapapansin yan. Hindi niya mapapansin yan. Tsaka hindi rin natin na susuungin yung hindi natin na kaya. Huwag tayo magpabigla-bigla. Wag. Oy, nagulat po ba kayo? Kahapon po ay napakalaki ng balita po. Laman ho ng balita kahapon. Mm-mm. Ay tinaob pa yung ano, yung sa West Philippine Sea. Pero malaki rin yun, ha? Paano daw yung gulat? Sabi ni Camille. Paano daw yung gulat? Pero sa laki-laki nung storya kahapon ni VP Sara Duterte, merong tanong na hindi nasasagot eh. Bakit? Yun. Anong dahilan? Anong totoong dahilan? Abang na abang ho ang taong bayan kasi po nag-press conference ang Vice Presidente kahapon sa tanggapan po mismo sa kanya opisina sa Department of Education, at doon nag-abang ang mga tao ano bang sasabihin niyang dahilan. Ang sinabi lang niya, yung kanyang resignation ay hindi dahil sa kanyang kahinaan. Mm-hmm. At ito'y malasakit daw sa sektor ng edukasyon. Tsaka sabang, parang sabi niya, magbabantay pa rin siya sa kapakanan ng Department of Education. Ang tanong ng iba, paano? Ayun yung panahong nasa DepEd siya, ang daing tanong na naghihintay ng sagot eh. Ngayon ayun, pang wala na siya. Mm-mm. At syempre, kahit ang Malacanang, no, wala rin ibinigay na dahilan. Doon sa naging statement po ng Palace kahapon, ang sinabi lang nila ay walang binigay na dahilan ang Vice Presidente. Pero ang naging malinaw, ito'y may basbas ng Pangulo. At tinanggap agad. So meron sila naging meeting. Sabagay ano ba? Irrevocable resignation ba siya? Yes. Yung kanyang nasa resignation letter. Irrevocable resignation, pero meron siyang binigay na 30 araw na transition period para kung sino man ang pipiliin ni Pangulo Marcos na susunod na kalihim na Department of Education ay magiging may panahon pa para sa transition at turnover. Na dapat naman talaga ganun. Hindi po pwedeng maiwang nakatiwangwang ang posisyon na iiwan na isang nagbitiw na opisyal ng gobyerno. Kahapon, dun sa speech ng Vice Presidente, no, as Education Secretary, bago niya binanggit na siya'y magbibitiw, nilatag niya yung mga nagawa ng kanyang opisina bilang kalihim. Sabi niya, lahat naman na magagandang kwento ay meron ding katapusan. Pero sana wala ano, kung magaganda lang din naman ang kwento, bakit mo tatapusin? Tapusin mo ng maganda. Oo nga naman, Sir Franco. Pero ikaw, nagko-cover ka ng DepEd at ng Vice Presidente. Kanina sabi mo, ang inaasahan naman na lalamanin ng press conference ng Vice Presidente na siya rin kalihim ng DepEd dati ay para sa palarong pambansa. Anyari? Yun na nga, kasi yun ang pantawag talaga nila ng press conference kahapon ay ang sabi pa nga, schedule of activities for the month of July. Ano ba meron sa July? Yun ay ano na, pagsisimula ng klase, di ba? Nagta-transition na tayo. July 29 dapat yan, at yung palarong pambansa. Mm-hmm. Pero last minute, nakalagay doon ng table ni Attorney Poa, binago bigla at nilagay yung podium para sa Vice Presidente at siya yung nakapagsalita. Mabilis din lahat yung mga pangyayari kahapon kasi yung meeting niya with President Marcos, afternoon din yon, right after the meeting, nagpasa siya kaagad ng resignation at agad ding tinanggap. Ang bilis na mga kaganapan pala. Diba? Kaya ho, hindi lang kami nagulat, kayo rin ho siguro ay baka nagulat, at kayo din ho siguro ay may opinion sa naganap po na ito.
tatandaan ho natin, no, running mate ni Bongbong Marcos. Unity. Bagay, sinabi naman na yata ni VP Sara dati na ang Unity ay isa panahon lang ng kampanyahan eh. Oo, at yun din ang sinasabi ng mga political analyst na patunay ito na yung kanyang pagbibitiyo na wala na. Hindi na existing yung alyansang Marcos at Duterte. Mm-hmm. At ang direksyon nito ay ang dalawang pamilya na yan, Marcos and Duterte, parehong political families, ay maghihiwalay na rin ng landas mm-hmm. sa mga susunod na eleksyon. Pero baka meron pa rin mga taga-suporta ng Uniteam na umaasang meron pa rin Uniteam. Isa nangyari ho kahapon, mahirap na hong panghawakan yung inyong sinasabing meron pa rin, buong-buo pa rin ang Uniteam. Okay, kasi kung hindi gusto ng Pangulo na siya'y magbitiyo bilang education secretary, bilang miyembro ng kanyang gabinete, ay siguro baka mahabang usapan pa yan. Oo naman. Okay, baka pero sasabihin pa ng isa, habulin mo ko. Diba? Ano pipigilan ng isa kung gusto talagang maging sila pa rin. Diba? Parang sa relasyon lang yan. Oo. Pagka nagpaalam yung isa't nakikipaghiwalay na at mahal na mahal mo pa rin siya, hahayaan mo ba agad-agad na lang? Oo, diba? Kaya ngayon mga laging press conference na, press release ng mga sikat na mga artista na couples na naghihiwalay. It was a mutual decision. Yes. Diba? Laging ganun na sinasabi. Tuloy kahapon ang daming memes sa social media, yung mga picture ni Katniel, Kim Chu and Zian Lim. Tataba din talaga ng utak ng mga big breakups or breakups of 2024. Sige po, sama kayo sa ating talakayan dahil yan po ang ating opinion of the day. Ano bang ating OOTD partner? Sali ho kayo ha, anong masasabi po ninyo sa pagbibitiw ni VP Sara Duterte bilang Education Secretary? 0919-278-3000, yan po ang ating Viber number. Pwede nyo po ipadala yan o di kaya sa comment section po at Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Antayin po namin yan bago matapos ang programa. Babasahin po natin ang inyo pong mga ipinadala. Pindig ng Bayan! Sa oras muna nating 9:13, mga musta muna tayo sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Unahin natin, Christian Yusores, Korte Suprema may bagong mekanismo para pagsumbungan ng bayan. Ano naman yung mekanismo na yan? Christian, anong detalye? Joyce, pinadali na ng Korte Suprema ang sistema para makapagreklamo o makapagsumbong ang publiko laban sa mga justices, judge at court personnel na sangkot sa katiwalian. Sa ilalim ng Memorandum No. 72-2024 na pirmado ni Senior Associate Justice Marvick Leonen, maaaring magpadala ng reklamo, sumbong o impormasyon ang publiko sa email address na integrity@judiciary.gov.ph. Kabilang sa mga maaaring isumbong ang pangingigil o pagtanggap ng suhol na pera, regalo o pabor mula sa mga complainant o partido na humihingi ng impormasyon sa resulta ng kaso. Gayun din ang mga nangingikil o tumatanggap ng suhol sa palit ng serbisyo para sa proseso ng mga warrant, summon at writ of execution, aktibidad para sa mga justices, judge at court personnel at para makakuha ng impormasyon sa estado ng mga kaso kabilang ang pangalan ng punente. Maaari rin isumbong ang mga gumagamit ng pangalan o impluwensya para sindakin ang korte. Mahalagang paalala lang ng Supreme Court na maaaring gamitin sa mga entrapment operation ng mga ipapadalang sumbong o impormasyon, kaya ipinapayong huwag mag-post sa social media kaugnay ng reklamo para hindi makaapekto sa gagawing investigasyon. Direktang may padadala sa Ethics Committee ng SE kung saan umuupong Chair at Vice Chair si Chief Justice Alexander Resmundo at Senior Associate Justice Leonen ang mga reklamo at impormasyon na matatanggap ng email. Iniyaktaman ng Korte Suprema na bibigyan ng proteksyon ng mga whistleblower na magbibigay o may hawak ng mahalagang impormasyon at ebidensya sa mga reklamo. Ayon sa SC, pinakalayunin ang bagong mekanismo na malinis ang hanay ng hudikatura mula sa katiwalian. Isang judge at personnel ng Pasay City RDC ang sinuspended ng korte kamakailan matapos ereklamong tumanggap ng 6 na milyong pisong suhol kapalit ng paborabing desisyon sa isang civil case. Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo. Maraming salamat, Christian! Samantala, meron daw hong transport group ang sinasabi na tuluyang pagkabuwag po ng Uniteam patunay daw umano ng political agenda ng dalawang partido. Ganun ba yun? Alamin natin ang detalye mula kay Pamela Vasquez. Pam, good morning. Good morning, Johnson at Joyce. Yan nga ay matapos magbitiyo si Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary at EDSA-ELCAF Vice Chairperson kahapon. Ayon sa Piston, mas naging malinaw na umano ang totoong intensyon ng magkabilang partido. Ang masiguro ang kanilang political agenda para sa papalapit na midterm election.
Dagdag nila, kasalukuyang power struggle ng Marcos at Duterte ay hindi nakatutulong sa pagresolba ng mga suliranin sa bansa at isa na dyan ang transportasyon. Samahan pa ng lumalaki na o lumalang krisis sa ekonomiya kung saan nalalagay sa alanganin ang kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino dahil sa pansariling hangarin sa ngalan ng politika. Ayon pa sa grupo, hindi ang mga Duterte ang oposisyon, hindi ang taong bayan daw na patuloy na papalag sa mga korap na dinastiya. Pamela Vasquez para sa Teleradyo Servisyo. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Teleradyo Servisyo. Report! Report! Radyo sa Istreta! Pindig ng Bayan! Again, sama po kayo sa ating talakayan. Mamaya po ay may mga makakausap din po tayo, no, na magbibigay ng kanilang opinion sa naganap nga pong pagbibitiw ni VP Sara Duterte bilang Education Secretary. Makakausap po natin ang Parents Teachers Association of the Philippines. Gayon din po ang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture. Eh bukod dyan, partner na ko lumabas din kahapon. Ako, kulelat na naman ng Pilipinas PISA? Pagdating sa PISA. Oo, bukod sa math, science, and reading, lumabas sa hiwalay nila na pag-aaral, pati creative thinking, nahuhuli. Oh, naalala mo dati, di ba, yung pinag-uusapan yung sinasabi, bakit ang dami-daming honor students ngayon? Although, ang paliwanag ng NEPED doon ni ASEC Francis Bringas ay iba naman kasi yung kumbagay sukatan sa PISA dun sa mga honor students. Pero ang iniisip kasi natin, eh magagaling pala estudyante, di dapat nagre-reflect din yan sa PISA. Oo, kahit sabihin natin na parang comparing apples to oranges. Kung totoo, yung standards natin dito, kumbaga, kung ang standard natin ito ay magaling na, matalino, mataas ang grades, dapat nagre-reflect siya sa standards ng ibang bansa na, ay, yung magagaling sa amin dito ay pag kinumpare mo sa ibang mga estudyante sa ibang bansa, magagaling talaga tayo. May laban. May laban. Oo, isa ho yan sa mga matatanong natin kasi, naku, nakakahiya naman na tayo po ay kolelat na naman sa PISA 2022. Humingi na rin po kami ng reaction from Department of Education pero mukhang abala pa sila. Ngayon pa ba sasagot yun? Oo, di ba? Baka busy kahapon sila. Kaya yan din yung Mary Joyce, magiging challenge sa kung sino man ang pipiliin ng Pangulo na maging DepEd Secretary kapalit ni VP Sara. Oo. Ang daming nananawagan. Sabi nila, ako sana this time ay talagang merong karanasan sa education sector. Yung matagal na nasa education. Yes. Naiintindihan niya lahat ng problema ng sektor at alam niya kung ano yung pwedeng i-propose na solutions. Again, sama kayo sa ating talakayan. Kung kakabukas pa lamang po na inyong mga radyo at telebisyon, kakatutok nyo pa lamang po sa amin sa YouTube, pwede kayong sumama sa ating Opinion of the Day, sa ating tanong na, ano po masasabi ninyo sa pagbibitiw ni VP Sara Duterte bilang Education Secretary? Padala po ninyo yan sa ating Teleradyo Servisyo Viber number 0919-278-3000 at magkomento po sa ating YouTube channel na at Teleradyo Servisyo. Babasahin po natin yan mia-mia. Oras, partner. 9:20 na po. Magbabalik po ang programa. Kasama pa rin si Johnson Legaspi Manaba. At siya po si Mary Joyce Ginto Balancio. At ito ang Pintig ng Bayan. Pakikinggan ni na Johnson Manabat at Joyce Balancio ang mga Pintig ng Bayan. Nagbabalik po tayo sa Pintig ng Bayan sa oras po nating 9:22. Kamustahin po natin ang National Parents Teachers Association Federation sa pamamagitan po ng kanilang Executive Vice President na si Sir Lito Senieto. Pintig ng Bayan! Sir Lito, via Zoom, good morning po sa inyo. Joyce Balancio po and Johnson Manabat. Yes, Ma'am Joyce and Sir Johnson. Good morning po sa inyo, sa ating nakapakinig po at nakapanood po. Opo. Ano po ang reaksyon naman ng NPTA, sir, sa naging pagbibitiw po ni Vice President Sara Duterte as Education Secretary? Actually po, mag-usap pa lang kami ng ating presidente tungkol dito. But of course, ang ating pananaw dito ay unang-una, it's a matter of personal thing. Kasi po, syempre, hindi tayo maiwasan. We have differences with PBBM. Of course, in the next few months, and especially next year, ito na po yung ating major term, which is on the 2028, ito na po yung ating
national elections ulit from president down to our councilors, town councilors natin. Ayan po. And then, of course, nandyan yung ICC. And then, nandyan din po ang Congress na sa media po ay very active with regards to the issues. And then, sa atin din po, if pag-usapan natin itong service to the country, of course, number one, matututukan na nila bilang Vice President of the Philippines. Kasi po, dalawang sangay ng gobyerno ang kanilang hinawakan, which is bilang Secretary of Education. So, ang kanilang oras or araw ay madi-divide into two because may time sila sa SBP and may time din sila or araw sa as Education Secretary. Now, with regards to Education Secretary po, ito isang malaking sakripisyo rin because kung tatanungin po natin, malawak po ang education na hawak po na isang sangay from teachers to parents and then sa mga anak. Siyempre, malaking bagay din po yun. And then, kumbaga, it's a matter of self-sacrifice siguro na iwanan niya ang education portfolio sa kanya. Opo. So, Sir Lito, kayo po ba, Sir Lito, ay nakuntento naman sa mga panahong ipinagserbisyo ni VP Sara bilang DepEd Secretary? Sa atin po kasi, there are certain agenda ng ating DepEd Secretary na maganda po sa edukasyon. And then, mayroon din pong bagay na hindi naman po kwan. Kasi po, may mga policies with regards to sa kanilang matatag na republika na sa pagdating sa mga grade 1 to grade 3, nabawasan po ng subjects yung mga bata until such time na grade 4 sila, magiging full subjects na. And then, sa may mga kwan din, katulad nung sa high school, nakakaroon ng iba sa curriculum as well as sa senior high. May mga, kasi sa senior high, may mga quarters na may subjects which is pagdating ng ibang quarters, mawawala na. So, katulad ng IT, syempre, ang computer kasi madaling matutunan, madali rin makalimutan. Now, with regards to matatag na republika, ang mangyayari po kasi, upapasok pa lang, paano yung mga textbooks, preparation, and then sa distribution. Sa private, wala po tayong problema kasi ang private kasi meron na silang libro with regards to the implementation of matatag na edukasyon. Ay matatag na republika, that was the term of former President Arroyo. Ang matatag naman na edukasyon ay ito naman kay VP Sara na alam naman po natin sa ating mga public schools, yung mga textbooks na yan, dumarating na po pagdating ng mga late quarters of the year na, which is patapos na. At saka dumarating mga textbooks because of the preparation, printing, as well as distribution po ng mga textbooks. Sir Lito, ano po sa mga particular na programa o polisiya ni Vice President Sara Duterte as Education Secretary ang gusto po ninyong maipagpatuloy at ano naman yung gusto ninyong wag nang ituloy sana ng susunod na kalihim? Yun nga po. Yung mga ibang curriculum, especially the senior high and sa high school, junior high school and senior high, maganda rin po yung mga curriculum. Kaya lang po dun sa mga sa ating elementary and kindergarten up to grade 3, na iba po yung curriculum. Sana po pag-aralan ulit. Kasi may mga subjects po na binago yung title ng subjects and binawasan. Sana po yung sa atin sa magiging susunod na Secretary of Education that comes from the ranks. Sana alam po yung talagang anong mangyayari sa loob mismo ng kagawaran ng edukasyon. Kasi po sa atin makaramihan ng ating mga appointees sa bilang Education Secretary, they have their own agenda or plans with regards to the education, which is naiba sa kanilang papalitan. Kaya sa atin po sana, yung susunod na mga education secretary, pag-aralan yung mga implement ng kanilang susundan na education secretary, kung may mga bagay po ba na maganda po, sana ipagpatuloy. Sana po yung baguhin yung mga hindi po darapat. Patulad po ng ginawa nila, yung Catch Up Fridays. Yung Catch Up Fridays po kasi, yan ay mga
mga kwan, parang PE type, values education, and then all other aspects with regards to that catch-up Friday. Sana po sa susunod deficiency secretary, gawin na po na regular class po yon. Kasi sayang yung isang araw na catch-up Friday is parang remedial lang, which is sana gawin ng buo na regular class. Yun po sana. Opo. Nababanggit niyo, sir, kanina yung nakita niyong kumbaga difficulty kapag dalawang posisyon ang hinahawakan po ng DepEd Secretary. Sa katulad po ni VP Sara, siya po ay Vice President, siya rin po ang Education Secretary. So, kasama ho ba kayo doon sa mga nananawagan? Kasi may mga iba ho na nagsabi rin, nagpadala o nagpahayag ng kanilang sentimiento na sana hindi na ho isang politiko ang piliin ni Pangulo Marcos na susunod ng kalihim. Actually, so far, pag-usapan pa lang po namin ang itong bagay na pagbibitiw ni VP Sara, yun nga po, sana po, huwag ng political appointees. Sabi ko nga po, sana that comes from the ranks. Magmula, pababa, paakyat. Para alam niya po kung ano talagang nangyayari sa loob, especially kung ito ay galing from teacher, naging principal, supervisor, regional director, and nagiging assistant secretary, para niya po yung flow, lalo na po ang matindi ngayon, yung ating quality of education na bumababa po sa mga sumusunod na mga taon because of the time elements po. Opo, huli na lang po sa akin tanong, Sir Lito, no, meron pong inilabas na resulta yung PISA 2022 na kuy-kulelat na naman ho tayo pagdating naman sa creative thinking ng mga Pilipinong estudyante. Ano ho ang tingin ho ng National Parent Teachers Association dito? Sa atin po kasi, ma'am, because of the advent of this modern communication, na ito po ay nagtitiwala ng mga bata sa ating mga gadgets. Pero sa during our time, talaga po, nag-re-rehearse tayo sa library na talagang pag-uukulan ng pansin yung every assigned topic sa atin to be reported on the following class natin, the following day. Pero ngayon, tinitingnan na lang po sa cellphone, nandiyan na po lahat. Ngayon po, sana po, yung ating textbooks, sana ibalik na sa English yung textbook natin. Kasi during our time, English po talaga, except Filipino na talaga pong Tagalog ang ating textbook. Paano po kasi yung ating textbook sa Filipino, no, tinranslate, alam po natin ang grammar, mali-mali daw po yung grammar. Especially, ang ating vocabulary sa Filipino, limited. Katulad ng district, distrito, organization, organisasyon, mga bagay na po na wala tayong direct translation. Sa atin po kasi, sabi nga nila, supposed to be may marunong sa Baralila. Yung po at ang tawag nila, marunong mag-translate ng English terms. Sana po pakiusap na ibalik na lang po sa English ang ating textbook. Kasi maski pa paano, kung bigyan mo ng bata katulad ng English, pagbasay mo na isang paragraph, English din yon. Sa math, English din yon. Kasi ang math, translated to Tagalog, tapos mag-exam ka English, iba po ang interpretation na yon. Sa science, from science, Filipino, tapos mag-exam ka, English po. Iba na rin po. So lahat po yan, sana po, ibalik na yung textbook natin sa English except Filipino. Maski pa paano po, magbasa ang bata ng isang paragraph, matututo yung bata una sa diction, sa vocabulary, maganda po, matututo yung bata. Except, kasi mahirap po kasi yung Filipino. Kasi pagdating natin sa mga qualifying exams, English po yan. Especially when you go to sa mga iba nag-abroad, siyempre, English na po yung ating gamit. Mm-hmm. May international mga dialect. Opo. Sir, marami ho ang nakapupuna na pagdating ho sa, for example, award system ho natin. Marami po mga estudyante ngayon yung nabibigyan ng awards. Umaakyat ho sa entablado kasi sila ay, kumbaga, honor students. Pero pagdating naman ho sa mga international assessments, gaya po ng PISA, eh bakit kulelat ho tayo? Ano ho tingin ninyo dun sa ganyan? Kasi po ma'am, tayo kasi this, yung ating learning process kasi, mayroong module kasi. Yung module kasi ma'am, pwede nating i-google po lahat yung mga sagot eh. Kaya sana po, iwasan na natin yung modules, direct face-to-face na yung klase.
Kasi syempre, iba rin yung face-to-face, kasama mo yung magtuturo, teacher para turuan ka face-to-face. Iba rin po yun. Alisin na natin yung modular system of learning. Kasi isa rin po yan, tama po, ang dami mga honor students because part of the learning process is modules. E pong modules yan, alam mo yun naman, ang sagot dyan 100% tama. Kasi i-Google mo lang yung certain activity, nandyan na po yung sagot. So iwasan na po natin yung ating mga module system of learning. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Sir Lito Senyeto, Executive Vice President, National Parent Teachers Association Federation. Salamat Sir Lito. Sa oras po ninyo. Ma'am, salamat po. Pag-imbita sa amin sa National PTPL. Thank you. Thank Maraming you. Salamat, sir. Thank you po. And Sir Don. Thank you po. Siyempre, iba-iba ang opinion ng iba't ibang grupo. Katulad niyan, ang National Parent Teachers Association, meron sila mga certain programs na sinimula ni VP Sara na ayaw na nalang ituloy. Katulad niyan, sabi niya, kasi nasa parte na ng policy ng DepEd yung kapag suspended ang face-to-face, module, or online. Pero sa tingin nila, hindi ganun natututo talaga yung mga estudyante. Oh, tsaka yung kaninang pinupuntuhan ni Sir Lito na totoo nga din naman, kung halimbawa ang isang kahit sino naman sigurong government officials, kung napakarami ho ng trabahong nakaatang po sa kanya, mawawala ang focus eh. Kumbaga mahahati ang kanyang attention as DepEd Secretary at bilang Vice President. Eh yung trabaho bilang Vice President, ang dami-dami na niyang ginagawa. Kaya pa ba niyang trabahuin ang DepEd Secretary? At yung education sector, pag hinawakan po yan, ay marami rin hong problema, marami kang mamanahing problema na kailangan mong solusyonan. Diba, ano ba yung mga problema nating matagal na? Problema nung araw eh, hanggang ngayon, pinoproblema pa rin eh. Yes, o yung congested classrooms, yung curriculum na hanggang ngayon ay nire-revise pa, inaaral pa rin. Oh, pati sweldo ng mga teacher, sweldo pati yung benepisyong para sa kanila, yung kakulangan ho halimbawa ng mga guidance counselor o mga nurseman lang sa bawat eskwelahan na tutugon in case na merong hong medical needs sa mga estudyante, wala. Oo. So marami ho, kahit po yung papalit na kalihim, kung sino man po ang pipiliin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang panawagan nga po ng NPTA ay sana rose from the ranks. Yung talagang, sabi nga ni Sir Lito, sana ay naging teacher, principal, naging opisyal ng DepEd na matagal na panahon para alam niya sa matagal na panahon ano yung perennial problems na dapat ay tugunan na talaga at kung ano yung mga solusyon. Eh, pero the reality is, hindi naman kasi yun yung factors na ikinukonsider. Although siguro baka tinitingnan din yun, pero syempre pagka nahaluan po ng bagay, prerogative ng presidente yan. Oo. Pagka nahaluan ng recommendation ni malapit kikuan, yun na nga. Yun na nga. So aabangan ho natin kung sino ho ang pipiliin ho ni Pangulong Marcos. Samantala, sa oras po nating 9:37 ay kausapin naman po natin ang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, si Congressman Roman Romulo. Good morning po, Kong. Joyce and Johnson po sa Pintig ng Bayan. Magandang umaga, Kong. Good morning, sir. Yes, magandang umaga, Joyce. Magandang umaga, Johnson. Good morning at lahat ng nanonood, nakikinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Opo. Kong, ano muna ang inyong reaksyon sa pagbibitiw po ni VP Sara as Education Secretary? Well, sa totoo po, no, itong dalawang taon na nakalipas ay talaga nakatrabaho rin naman po namin talaga yung Department of Education sa pamumuno ni VP Sara, both po sa committee level, sa House of Representatives, pati rin po sa ano, sa EDCOM 2, kung saan po may consultations para sa mga recommendations sa education system natin. Ang totoo naman po, no, marami na rin pong mga reforms na inilatag na kailangan ma-implement. Kaya naabutan ko nga po yung pag-uusap po ninyo ni Johnson, no? At tama po yun, sana po ano, kung sino man po ang papalit ay mapagpatuloy po at ma-implement itong mga reforma na kinakailangan po talaga ng education system natin. Kasi marami na rin pong napag-usapan, marami nang napag-agreehan with education stakeholders, both in the committee level po at saka po sa EDCOM 2, ay sana po mapagpatuloy lang either yung implementation o ma-introduce po ito mga napagkasundo ang reform. Opo. Kung Romulo, hindi naman ho very critical yung transition period na bibigyang pagkakataon ng Pangulo kung sino man ang kanya iyahalili kay Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary, wala hong mga programa ang DepEd ang nakikita po ninyong masasakripisyo during the transition period?
Alam po ninyo, sa tingin ko po itong isang buwan na ito, hindi wala namang masasakripisyo. Oh. Ang pinakamahalaga po ay on board po. Ano? Alam po, kasi si President Marcos po, in fact, even before yung una niyang SONA, yung first SONA niya, kung maalala po ninyo, pag nai-interview po siya, lagi niyang binabanggit ng edukasyon, yung direksyon, yung polisiya na gusto po niya. Nung first SONA po niya, binanggit rin po niya ang edukasyon doon. Kaya nakikita po natin, may vision po yung administrasyon para sa edukasyon ngayon. Kailangan lang po talaga yung matatalagang bagong kalihim ay on board po dun sa vision po na inilatag naman po ni President BBM. From day one po, meron naman siyang linatag na po doon pa lang. Kasi yun po yung parte po yun ng reforms. Yun yung reforms na kinakailangan po talaga ng education system natin. Opo. Base po sa nakita po natin ng mga nasimulang reforma, polisiya ni Vice President Sara Duterte as Education Secretary, meron po ba kayong nakikita kong na naging pagkukulang o sana ito, sana tinutukan niya to o sana ganito yung nagawa niyang solusyon sa ganitong problema? May mga ganun po ba kayong observations? Sa totoo, Joyce, ano, in fairness po sa DepEd family, sa dalawang taon po na ito, talaga nag-a-attend po sila in full force ng committee meetings pati ng consultation. Kung ano man po yung recommendation po either sa EDCOM 2 o ng House, I think inuuwi naman po nila at pinag-uusapan. Yung iba, ina-adopt nila, sabihin na implement nila, i-adopt nila. Yung iba po, hindi naman siguro, again po, ano, karapatan nila yun kung hindi po nila gusto yung ibang mga na-suggest namin. Ang sinasabi ko lang lagi po sa DepEd, matagal ko na rin po sinasabi ito kahit pag ini-interview ko, ang hinahanap ko po sa DepEd talaga ay sayang po yung reforma na in-announce na po, katulad po yung matatag curriculum. Yung matatag curriculum po, maganda yon dahil sa grades 1 to 3 pa lamang, abawasan na po natin yung subjects from 6, 7, 8 to 9 to 5 subjects na sa grade 1, 5 subjects sa grade 2, 6 subjects sa grade 3. Ito po, at nakafocus po yan sa functional literacy, yung reading comprehension, math, age-appropriate science sa grade 3 at GMRC. Ang nangyayari lang po, na-announce po yan last year. Ngayon, yung ginawa lang po nila noong yung academic calendar 2023-2024 ay pinilot po yan in, I think, 35 DepEd basic education schools. Ang sinasabi ko po, dapat ano, mas paspasan po natin, mas mabilis na implementasyon. Sa huling pagpupulong po namin sa EDCOM 2, sinabi naman po nung DepEd family na itong coming year ay grade 1 po, buong-buo po, tututok na implement na po yung 5 subjects na lang. Itong grade 2 and grade 3 by next academic calendar, buo rin po implement nila. Yun po yung sinasabi ko lang, sayang po yung mga naisip na reforma kung hindi na natin implement agad-agad. Kasi kung wala rin changes tayong gagawin, ba't pa tayo ang asa na mag-improve yung quality of education? Apo. Kailangan po talaga, we have to introduce these reforms now. Apo. Wala na pong bukas. Apo. Kung Romulo, bagamat alam po natin na siyempre prerogative naman ng presidente, sinong gusto niyang maging DepEd Secretary or sinong maging miyembro ng kanyang gabinete, pero sa panig po ng House Committee on Basic Education, sa inyo po or iba pang stakeholders, baka naman pwedeng meron kayong kahit ano, kahit papano po say or maging recommendation man lamang sa magiging paraan ng pagpili ng Pangulo. Sa totoo, ano, Johnson, kung sino man ang piliin ng presidente, basta siguro, dalawa lang para sa akin po ang pinaka-importante kasi po, una, political will. Kasi sa totoo, Johnson, Joyce, yung problema ng education system natin, maraming eksperto, maraming may opinion. Mm-hmm. Yun naman po ang totoo. Maraming eksperto, maraming opinion. At ang problema po, hindi talaga magtutugma-tugma yung iba-ibang solusyon ng iba-ibang mga eksperto, yung mga opinion, iba-iba po talaga. Kailangan po talaga ng isang kalihim, una po, may political will. Kailangan po makinig siya, magdesisyon, kasama po ng vision ng presidente kung saan patungo ang edukasyon. Kailangan po implement. You will not be able to please everybody. Talagang, ano po talaga, ang edukasyon po malapit po talaga sa puso ng Pilipino. Kaya napakarami po talagang ano yan eh. Marami po talagang ano eh, eksperto at maraming suggestions. Kailangan po may political will. Kailangan po implement niya kung ano yung tingin niya na ito yung direksyon ng presidente at yun rin ang paniniwala niyang direksyon. Kailangan po implement. Mm-hmm. Hindi po, you cannot please everybody. Political will po yung pinaka-importante. Opo. At ano ang tingin ninyong dapat unahin ng papalit na kalihim? Ano yung dapat niyang tutukan sa kanyang pag-upo? Sa totoo po, marami. Ha? Pero ang isa po na talagang marami pong tututukan po. Ha? Narinig ko yung kanina yung sinasabi niyo, yung
registered guidance counselors, kailangan po yun. Kailangan tutukan yun para sa mental wellness. Yung administrative tax, kailangan tutukan po yun. Importante po yun para medyo gumaang rin yung trabaho ng ating mga teachers. Kailangan po tutukan yung pagbawas ng subject, yung competencies. Kailangan nakafocus lang, katulad na sinabi ng matatag curriculum, dun sa pinaka-basic po, functional literacy, reading, comprehension, mathematics, GMRC. Pero ang lagi hindi na pag-uusapan po, pero dapat matutukan rin po talaga ay yung teacher upskilling and teacher education. Ang totoo po niyan, ang pinaka-crucial sa lahat ay yung teacher po talaga. Sa lahat po ng EDCOM consultations, sa lahat po ng hearing namin sa committee, ang pinaka-importante po talaga sa pagtuturo ay yung guro, yung teacher talaga. Kailangan po masigurado natin, makausap muli yung mga guro, malaman natin ano ba ang kailangan na training, upskilling na gusto nila para mas ma-effective silang makapagturo. Sa colleges po, kung mga kumukuha ng teacher education, panahon na po i-revise yan. Tingnan po natin what worked before. Mm-hmm. Saan po tayo nag-slip kaya umabot tayo sa ganito? Well, importante po yon. At with teacher education, Ma'am Joyce, ang style kasi po dyan, ever since before, ay yung tinatawag na parang cascading ginagawa dyan eh. Baling galing sa taas, ay kung ano yung training na gagawin, parang magpo-flow yun pababa eh. Diba? Mm-hmm. Alam na natin, ang Pilipinas po, marami tayong islands nga. May Luzon, Visayas, Mindanao, maraming syudad, maraming iba-iba yung kultura po natin. Iba-iba po talaga. Kaya one size will not fit all. Ibig sabihin po, kailangan mag-umpisa tayo bottom to top. Kailangan po hindi cascading pababa yung training. Kailangan po talaga matanong sa bawat principal, kausapin yung teachers nila, ano ang kailangan yung training para mas effective kayo. Sigurado ko po, iba-iba yung lalabas dyan. At yung training, dapat ma-tailor fit. Meron na po tayong NAEAP, yung National Educators Academy of the Philippines, na yun naman po ang tinututukan, upskilling ng ating teachers. Ang sa akin, ang tingin kong hindi lang tama, kinascape po natin from top to bottom eh. Siyempre po, kung hindi naman issue yun, kunyari sa Metro Manila, iba yung issue, iba yung kailangan lang training. Compared po sa isang munisipyo po sa Luzon din, hindi talaga one size fits all eh. Kailangan bottom to up po ang pagtanong. Tanungin na natin ang teachers, ano ang kailangan nilang training para mas effective sila, at yun yung ibigay natin. Kailangan po talaga ng kahit papaano may freedom po from sa baba paakyat eh. Opo. Kasi one size will not fit all. Mm-hmm. Kung, nako, ito na naman, meron pong lumabas na study ulit ang PISA, pero on critical thinking or creative thinking rather ng mga Pilipinong estudyante, at tumalabas po doon, ako ay kulelat na naman tayo, nando na naman tayo sa mga pinakamababang puesto pagdating ho sa rankings. Ano masasabi niyo doon, Kong? Una-una, no, Joyce Johnson, ilagay rin natin sa proper na konteksto po ito. Sa totoo, no, nakita ko lang yan a few days ago, na silip ko po, cursory binasa ko po, pero ang intindi ko naman po, yung result na yan sa creative thinking, kasama po yan dun sa exam na, yung PISA test na binigay noong 2022. Opo. Inuli lang po nila yung pag-announce ng resulta na yan. Eh yung 2022 PISA test, yung una, yung major, yung talagang focus is reading, comprehension, science, and mathematics. Alam naman po natin, bagamat hindi naman po tayo bumaba pa kung nasan tayo ng 2018, ay much to be desired. Eh, yung basic competencies po yun eh. Reading comprehension, mathematics, age appropriate po yun. Science. Eh kung sa basic fundamental functional competencies, ay medyo kaya nga tayo may matatag curriculum, ay kailangan mag-improve tayo. Eh syempre po, para sa akin yung competency na creative thinking, ay that will follow po the moment mabigay natin sa ating mga students. Yung nararapat po na edukasyon para magamay po nila yung basic na literacy, functional literacy, yung reading comprehension, math, and science. Opo. 2022 po yan, yung exam na yan. Opo. Kaya no 2023, di ba nag-umpisa na ng mga, mag-introduce ng reform, yung DepEd, yung nga yung sinasabi ko kanina, dapat madaliin na. Kasi hindi naman magbabago ang resulta kung walang reform. Yung matatag curriculum po na yan. Kaya yun naman po, sa mga magulang po na nakikinig, sa mga learners po natin,
sa totoo po, no, since that results came out, may mga reforma nang napag-usapan, may mga na-announce na ang DepEd, at inaasahan natin pag na-implement po yon ay makakita tayo ng pagbabago. Again po, no, iba yung competency na creative thinking. Eh, syempre po, kung wala pa nga tayo doon sa basic, ay yung reading comprehension in math and science, ay talagang siguro that will follow the moment matama natin yung pagtuturo po ng reading comprehension, math, and science. No, pero kung tama ho ba, tayo dun. Opo, yung observation po nung ilan, gaya nung napag-usapan po namin dati, napakarami hong honor students ngayon, pero bakit po parang hindi nagre-reflect sa resulta ng PISA? Although ang sabi ho ng DepEd, magkaiba kasi ang mga estudyante na nabibigyan ng honor ngayon doon sa kanilang pagsusulit sa PISA. Hindi ho ba dapat nagtutugma yon? Actually, Johnson, maraming hindi nagtutugma. Hindi lang po yung honors na results natin at yung meron din tayong NAT exam. Meron din po tayong quarterly exam, may final exam, at meron PISA exam, may TIMSS exam. Pero lahat po yun, parang iba-iba yung resulta. Yan po ang totoo. Hindi naman talaga, siguro po talagang kailangan ma-standardize po natin kung ano ba, saan ba tayo patungo, anong klaseng assessment ang dapat natin gawin. Pero talakayin lang po natin yung mga honors kasi sa isang banda po, no, nabasa ko yan po kahapon. Eh. Oo. May nagkomento niyan. And sa totoo po, that is unfair. Kasi ang ginawa po, dati po tayo sa DepEd natin, meron tayong top 10, di ba? Yung top 10, binibigyan ng ano yan, parangal. Ang ginawa po ng DepEd, para hindi competition po na naglalaban-laban ang mga estudyante sa isa't isa, ang ginawa nila, meron silang mga standard na ibinigay na pag inabot mo yan, honors ka. Pag inabot mo yung next, highest honors ka. So in fairness po, yung mga estudyante na nabigyan ng honors or highest honors, in fairness sa kanila, narating po nila yung minimum na qualifications or standards na sinasabi po natin ng Department of Education na dapat yan yung batayan para sa lahat ng estudyante. Mm-hmm. Ngayon, kung kailangan natin tingnan, kasi ano nga para sa akin, until and unless we reform po, katulad yung pagbawas ng subject, doon natin may kita po talaga yung, kasi yung pagbabago po talaga eh. Pero right now po, it is unfair po naman dahil talagang nakamit po na estudyante yung, ang gusto ng DepEd kasi you do not compete against each other anymore. You compete against yourself. May standard, pag inadating mo to, yun naman po in fairness, narating po ng mga nabigyan ng award. Pero again po, no, that is not to justify, ang sinasabi ko lang, kailangan talaga po yung matatag curriculum, yung pagbawas ng subjects, pagbawas ng competencies, at yung teacher education, kailangan matutukan na po yan. Pag natutukan po yan, makikita po natin sa totoo, ay makikita natin, naniniwala ako, makikita natin may improvement po sa lahat ng scores. Kailangan rin po siguro yung mga NAT exam, yung quarterly exam, at yung PISA exam. Ay tingnan po natin kung talagang yung tinuturo ba natin sa ating mga estudyante ngayon, baka masyadong congested talaga until grade 10, grade 11 or 12. Eh. Kaya ito yung nangyayari. Nangyayari po sa estudyante, nagfo-focus lang po sila dun sa exams na quarterly o finals exam. Pero hindi naman talaga nafo-focusan yung mga assessment exam. Pero again po, no, competencies yan. Eh. Kailangan natin bawasan, kailangan tumutok tayo dun sa... Kasi ang batang Pilipino po matalino eh. Kailangan lang yung basics eh. Mm-hmm. Eh dun man, nag-slip na po tayo eh. Opo. Kung reading comprehension, may problema tayo. Paano po yung higher competence? Opo. Kung... Kaya kailangan talaga dun tayo eh. Opo. Nitong mga nakaraang taon, no, lagi hong nasasabi na mas madaling nakapagpapasa na mas mataas na budget para sa DepEd dahil ang mismong vice-presidente natin ang kalihim nito. So following itong resignation ni VP Sara, anong i-expect natin sa laban ho ng budget ng DepEd or ng education sector dyan po, lalo na sa lower house? Yes, Ma'am Joyce, again po, no, kung maalala po natin, kahit tingnan natin ulit, yung even before the first SONA ni President Marcos, pinag-usapan na po niya yung education. In fact, even sa first SONA niya, binanggit rin po niya yung edukasyon. So may kita po natin talaga, ang presidente naman po ang arkitekto po ng iba-ibang polisiya natin para sa ating bansa, para sa taong sa bawat Pilipino. Sa edukasyon po, maliwanag po eh. May vision siyang gustong patunguan natin. At tingin ko, yun naman po ang rason kung bakit nakakakuha rin ng mataas na una-una, required ng konstitusyon. Yes. Pero pangalawa,
dahil ang presidente po from the very beginning, klaro po na meron siyang vision sa edukasyon, meron siyang gustong puntahan, may objective siya, ay talagang susunod po na malalagyan talaga ng budget po yun. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Congressman Roman Romolo, chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat po Kong sa oras po ninyo. Ingat salamat po kayo. Salamat po. Good morning po sa atin lahat. Thank you po. Thank you po. Radyo sa Istreta. Sa panig naman ni Congressman Romolo, sinasabi niya yung importance din ng maipagpatuloy at least yung mga nakikita niyang key programs mm-hmm. na nasimula, like yung curriculum changes na mas less congested, mm-hmm. yung basic foundation ng mga bata sa pagbabasa ay mas na-emphasize mm-hmm. sa younger years. Yun yung mga tinyan dapat sana ay maipagpatuloy mm-hmm. pa rin. Dapat naman talaga kasi ganun, para hindi ho yung ang inaalalay kung kanino mapupunta yung credit ng programa. Mm-hmm. Halimbawa, parang politiko na kapag ang programa ay maganda, since ang nagsimula ay yung nauna sa kanya, hindi itinutuloy dahil ang maalalang nagsimula ng programa ay yung nauna sa kanya. Mm-mm. So kawawa yung mga estudyante na dapat ay makikinabang or magbibenepisyo dun sa magandang programa. Oo, oh, sana po yung uupong education secretary na susunod ay meron din siya, kumbaga maging objective din yung kanyang pagtingin sa regardless kung ito ay nasimulan sa dating administrasyon or sa panahon ni VP Sara, kung ano yung nakikita po nila na mapapakinabangan talaga at makatutulong sa sektor po ng edukasyon, sa mga guro, lalo na po sa mga estudyante, eh sana maipagpatuloy or i-improve pa. Kung meron silang gustong makita na aspects na pwede pang i-improve at hopefully naman sa susunod na PISA, makita talaga natin na umangat man lang. Oo, wag naman tayo nasa bottom na bottom talaga. Dami-dami nating honor students. Pero yung honor students natin pagdating pala sa international assessments, Medyo tagilid pa rin tayo. Although yun naman, hindi naman honor students yung lahat nasa PISA ha. Kasi randomly selected din yung students. Hindi naman kasi yun ng lahat na honor student, magpipisa tayo, hindi naman ganun. Hindi. Meron silang proseso talaga ng pagpili, random kumbaga, selection para masabi talaga na well-represented yung mga estudyante sa Pilipinas. Ito kasi minsan parang pag nakikita mo yung PISA results, parang medyo manghihina ka ba na hindi mo alam kung bakit ba ganun. Mm-hmm. Sa matagal na panahon, never tayong napuri sa quality education ang Pilipinas. At tapos meron pa tayong problema sa... Wala tayong DepEd Secretary. Ay, isa pa nga pala, may NTF-LCAC pa, di ba? Kay Sara din yun. Oo, so co-vice chair siya doon, pero mataas din ang kanyang katungkulan doon. So siya din ay nag-resign doon sa pwesto na yan. Ako, abangan natin kung ano pa yung mga susunod na pangyayari, lalo-lalo na sa usapin ng politika. Dahil marami nagsasabing this move is very political. Mm. At ang sinasabi nga lang ng ilan ay senyales na po yan na talagang papalapit na ang eleksyon. Abang-abang ho tayo. Oras muna natin mga kaserbisyo. Oras ho natin. 9:57 na ho. Magbabalik po ang programang Pintig ng Bayan. Pakikinggan ni na Johnson Manabat at Joyce Balancho ang mga Pintig ng Bayan. Nagbabalik po tayo sa Pintig ng Bayan sa oras po nating 10:05. Kamusta po bang inyong pamamalengke? Kayo'y namili na ba ng bigas ulit? Aba, meron na daw ngayon na pwedeng mabilis soon na mas marami, yung 29 pesos saan kada yan? Kilo. Saan yan? Sa report ni Jervis Manahan, nakita ko lang na binabalak na. Oo, na ang tawag nila doon ay aging rice stocks, meaning mga matatagal na naka-imbak. Ah, yung lumang stock ng bigas. Lumang ibig sabihin, stock. Laon na, ganun. Tama ba ang tawag? Laon? Pag lumang? Laon? Hindi ko alam yan. Alam ko yung parang mga lumang bigas na stock, yung parang laon na, medyo... Mm-mm. Safe pa naman daw kainin, pero luma na. Parang hirap naman sabihin nung safe pa naman daw kainin. Oo, sabi doon ng DA, parang bago nila to nilunsad yung program na ganyan na 29 pesos kada kilo, ang gamit nga nila ay yung aging rice stocks o yung lumang stocks na, tinest pa daw nila kung safe for human consumption. Eh, dapat. Dapat lang. Iba, syempre, kung marami syempre gugustuhin na bumili niyan. Oo nga, kung meron palang ganun mga lumang bigas, bakit ngayon lang ibinebenta?
Ayun na nga. Kung kailang palumana, kung kailang lumana. Kung kailan ano na, halos malapit-lapit nang hindi pwedeng makain. Ano? Parang walang pinagkaiba sa produkto na ma-expired na sa susunod na linggo, ibebenta mo na ng sale. Mm-mm, para pero maubos pa na. Naman. Oo, parang ganyan. Pero ang balak ho ng Department of Agriculture, at least sabi ho sa mga balita, ay para mapalitan yung gagamiting stock na yon, mag-i-import ng mga bagong stock. Kasi ang gagamitin ay yung buffer stock na paubos na, yun na ibebenta sa merkado. E alamin ho natin ang reaksyon ng Federation of Free Farmers sa pamamagitan po ng kanilang chairman na si Sir Leonardo Montemayor. Good morning po, Sir Joyce and Sir, Johnson good morning. Po. Yes, good morning Joyce, good morning Johnson at sa ating pong mga taga-subaybay ng programa. Ano muna, sir, ang inyong reaksyon? Baka nabalitaan nyo to, yung mag-i-import ho tayo ng bigas para po ma-sustain yung programa po na Bigas 29. Kwan po, nababahala kami dyan, Joyce, dahil supposed to be if ever magkaroon ng kwan, pag-aangkat ng bigas, ang pamalan natin, last resort na po yon. Last resort. Ang unang kwan dapat gagawin ng pamalan natin ay kukunin po yung bigas na gusto po nilang ibenta sa mas mababang presyo sa mula po sa ating lokal na produksyon. In this case, uunahin po yung naka-imbak na na reserba sa mga bodega po ng National Food Authority. Ang NFA kasi ang tanging papel lang niyan humawak po ng tinatawag na buffer o reserve stock. Yes. Ng bigas. Opo. Para po sa mga magiging kwan po biktima po ng mga calamities, ano po, bagyo, etc. Ngunit sa in the process po na nag-iimbak ang NFA ng bigas, siyempre habang tumatagal, lumuluma po ang stocks. Ito po tinatawag nilang aging stocks. Pero kasing rule of thumb ang maalala ko sa NFA, ang aging ang stocks po nila in rice form, as a matter of policy, hindi po yan lumalagpas ng 3 buwan sa bodega. So bago po matapos po yung 3rd month, dapat po nakakuan na po yan. Na-dispose na po nila either, in this case, ang plano yata ilalagay po sa ilalim po ng 29 pesos per kilo. Yes, opo, yun nga po. Subsidized rice program. Pero yun ho ba, sir, shelf life ng bigas? Kung magaganda naman ng pagkaka-stock, halimbawa, kahit more than 3 months, okay pa rin siya? It's possible, even as long as maybe 6 months. In fact, kung air condition sana yung mabudega natin, in the case of Japan, umabot pa po ng 2 taon yan eh. Ay, pwede, oo. Ang una pong sabi ng DA, sir, ay possible na sa 363,000 metric tons yung posibleng i-import para suportahan nga po yung Bigas 29. Itong laking volume po na ito, ay kaya po bang ma-provide ng mga magsasaka natin, local production? Opo, sa palagay ko, kung talagang kwan. Kasi ang total product naman po natin sa isang taon ay kwan eh. Mahigit 13 milyong kwan eh. Tonelada po ng bigas. Tapos ang laki-laki na pumapasok na importasyon, di ba? In fact, mismo yung Department of Agriculture, kasi sabi lang po nila, ang stocks po natin ng bigas, whether hawak po ng mga trader or ng mga kwan po, importer o kaya yung ating mga magsasaka, we have a very healthy supply. Pagpasok po ng lean months ng July 1 up to September, our stocks are good for 90 days. So sapat po. At saka kung itutuloy pa po nila yung kanilang plano ng NEDA po na ibababa po yung kwan po, yung tarifa po, yung imported rice, talagang lalaki ang ating overall supply. So in terms of supply, we have enough supply from which posible pong pagkunan ng bigas para kwan po, ibenta po at affordable price. Ang problema talaga yung presyo po. Yun po. So kung sakaling kwan, gugustuhin po ng gobyerno na magbenta po ng bigas na mura, pwede naman po nilang kunin yan sa local market eh. There is enough rice because the private sector is under the rice tariffication law. Anyone can import rice, wala pong limit ang kanilang volume. So it's not a problem of supply, it's more the problem of the price at ganong kwan po, to what extent
handa ang gobyerno na gagastos po ng budget para ma-sustento po ito pong 29 pesos. Kasi right now sa palengke po, not less than 50 pesos per kilo, hindi po ba? Ang bentahan po ng bigas. So kung ibibenta po ng 29, laki po ng kwan po, subsidy requirement. Mm-hmm. So dapat po yan po ang unang unahin ng gobyerno. Kukunin po yung kanilang bigas para sa Kadiwa stores, halimbawa, sa ating local farmers o kahit na po local traders, basta po local. Mm-hmm. And then before they go into importation, if ever, nandiyan naman po yung mga pinapasok po ng mga importer na kwan eh, sa ating pong mga kwan, taungan. Eh di kwan, yan po pili ng gobyerno. Yung pong inangkat mismo ng mga importer po natin, pero ibabase po natin sa tinatawag na declared value nila. Uh-oh. So bakit pa po agad-agad ang iniisip, umangkat agad ang gobyerno? Uh-oh. Dapat last resort po yung pag-aangkat. Pero Sir Ronaldo, yung halimbawa ay pagbebenta ng 25 pesos per kilong bigas, all the old stock na nga po ito, 29 pesos, sa tingin po ninyo, sustainable pa siya sa panig po ng gobyerno or kumbaga eh, bagamat syempre ang makikinabang ay ang consumer, pero subsidized ng pamahalaan, sustainable ho ba yung ganung programa? Well, first of all, Johnson, no? Kasi dapat hindi po malagi sa langanin yung buffer stocking kwan po. Mandato ng NFA. Okay. Dapat mayroon palaging nakatabi na bigas in case may mga kalamidad. So I think baka po hindi sapat. Mm-hmm. Kung ang target po ng gobyerno ay magbenta. Magtabi po ng 300 ilan yun? 63,697 bigas. Opo, na manggagaling po sa NFA. Baka kulang po yon. That's why binanggit po kanina, kung kulang po yon, edi mamili pa po ng bigas sa kwan po, local traders natin or sa mga importer. But ngayon, if they go into importation mode, palagi ko dapat amendan muna nila yung batas, ito yung tinatawag na rice tariffication law, na pinagbabawal po ang in general ang NFA at ang gobyerno na umangkat po ng bigas. Di ho ba may proposal ng gano'n na papayagan na uli ang NFA na mag-import ng mas maraming bigas pero magbebenta in case of emergency lang? Opo, pero pumasa na po yung version ng Kamara de Representante. Pero nasa kamay po ng mga senador sa ngayon. Opo. So siguro pag-resume po ng session ng Congress sa August, baka bigyan nila siguro ng priority. Kung yung proposal po ninyo na unahin po from local producers, ate po mga magsasaka, yung supply, yung gagamitan para po dito sa Bigas 29, nakatitiyak naman ho ba tayong hindi naman na bibili ng palugi? Kumbaga, sa mga magsasaka yung bigas ho. Ganito po. Hindi lang po na mungkay po namin. Ito rin po yung version ng proposed amendments to rice tariffication law na pumasa na po sa ating Kamara de Representante. Okay. Ikalawa po yung tama po kayo, medyo may konting hindi naman konti, may nababahala din po kami na pagka nagkaroon itong importasyon tapos sinabayan pa ng subsidized buying ng gobyerno natin, baka magkaroon po ng tama rin po ito sa presyo po ng palay. So dapat may balancing po na gagawin ang ating pamahalaan, lalong-lalo na po yung Department of Agriculture at saka National Food Authority. Pero tingin po ninyo, kung yung solution po ninyo na unahin muna syempre dun sa local producers and then last resort yung importation, masusustain naman if gusto ng gobyerno itong Bigas 29. Kumbaga, dami ho nang sasabi kasi baka mamaya isang buwan lang yung programa na yan. Paano yung sustainability? Yung matagal na panahon po ba na mas marami ho ang makikinabang sa programa? Tama ka, Joyce, no? Ang malaking question mark talaga kwan, may sapat bang pondo ang pamahalaan natin na kwan po, isagawa itong 29 pesos subsidized rice na nang pangmatagalan. Kasi mismo si Secretary Laurel, di ba, nagpahayag na siya ng estimate po nila na kakailangan ng karagdagang pondo ng Department of Agriculture ay 14 to 15 billion pesos bawat buwan.
Bawat buwan. So, isang taon yan, that's about 18 billion pesos. So, meron pang pondo ang gobyerno na handa po silang, kwanto, in effect, mawawala pagka isasagawa po nila itong kwan. Ito pong 29 pesos 5. Sir, yun na, wala ho kayong nakikitang indication na anytime soon ay medyo bababa naman ng kahit kaunti ang presyo ng bigas sa palengke? So, pero hindi masyado, wala kaming masyadong nakikitang indication eh. Kasi nananatiling mahal pa rin. Oo nga eh. Yung presyo po ng imported rice, tapos yung piso natin, humihina pa rin. So, you need more pesos now to buy the same quantity of rice na dati-dati po ay 56, 55 pesos to the dollar. Ngayon po, 58, 59. Mm-mm. So, in the near future, mukhang mananatili pong mahal pa rin. Whether imported or local rice. Magkano hong namomonitor niyong pinakamurang bigas ngayon? In general kasi, ang average around 50 pesos eh. Oo nga, walang less than 50 na ngayon. Whether imported or local eh. Oo, wala nang less than 50. Tama no, Calionardo, wala na kayo. Bihirang makakita ng less than 50 pesos per kilo ngayon. Opo, tapos kung less than 50, yung quality nito, medyo kwan. Tagilid. Alanganin sa palagay ko. Opo, e ano ho bang dahilan? Dami ho nagtataka. Bakit hindi mapababa yung presyo ng bigas po sa merkado? A combination ng kwan, world market kwan ba, prices, mm-mm, tapos nagbahal din yung production cost ng ating mga magsataka. So, ang bilihan din po ng local traders, ipan din po. Mas mataas kaysa dati. At in general, hindi pa po gaanong tumatalap yung mga programa natin para mapalakas yung local na produksyon, mapababa yung gastos po sa produksyon ng ating magsasaka. Para sa ganun, pwede sanang ibenta po yung bigas sa mas mababang presyo. So, dapat po pag-ibayuhin po yung mga programa, yung patubig, yung mga post-harvest facilities, mga tulong sa pamagitan po ng subsidized na binhi, abono, lahat po yan ay kailangan po natin ipagpatuloy at palawakin pa upang sa lalong madaling panahon po ay maabot po natin yung mas mababang presyo. Alright, maraming salamat po. Yan po si Sir Leonardo Montemayor, ang chairman po ng Federation of Free Farmers. Salamat po, sir, at ingat po kayo parate. Wala pong ano man, salamat din po. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Maganda nga sana ikaw mo, Mary Joyce, no, ang DA mismo ang magpaliwanag kung paano ba, sino ang pupwedeng makabili niyan, meron bang limit ang pupwedeng bilhin, at yung assurance ba dun sa mga mamimili na okay pa yan, hindi yan yung tipong produkto na o kainin nyo na agad bukas at masisira na yan sa susunod na araw. Oo, yung kalidad ay safe pa rin for human consumption. Oh, actually, kaya gusto ko rin ipakuha yung DA. Kasi dun sa unang report na napanood ko, meron silang parang priority na mga tao na pwedeng yung PWD, solo parent, senior citizen. Apat yun, nalimutan ko yung pang-apat. Pero mga vulnerable sectors, yung mga priority na makabili itong murang bigas. No? Kaya maganda sana matanong sa DED. Tsaka yung sustainability, maganda siyang programa kasi matagal naman talaga sinasabi. Sino ba ayaw ng murang bigas? O, sino ba ayaw ng 29 pesos? Diba? At malaking tulong ho yan sa pamilya kung ganyan kababa lang yung gagastusin nila sa bigas. Pero yun nga, syempre, kung hanggat maaari sana, ang gusto nating makinabang ay mas maraming kababayan po natin. Pero since limited lang naman yung more than 300,000 metric tons na yon, sa dami ng nangangailangan at gustong makabili ng murang bigas, mabilis mauubos yan. Oo, lalo na kapag sa mga kadiwa outlets, may mga moments na nakakapunta ko dyan kapag may pila. Oo, talagang ano, blockbuster ang pila dyan. Kasi yun ang unang-unang dinadagsa ng mga tao dyan. Although meron silang limitations para nga mas marami yung makabili. 3 kilos, 5 kilos? Yes, ganun. Tsaka nakabag na yan. Hindi yan yung parang makakapili ka kung gano'ng karami yung limit na gusto mo, no? Meron sila talagang specific na limit for each person para mas maraming mga kababayan natin yung matulungan yan. Eh, di ba ito yung unang-unang pangako din ng Pangulo, campaign pa lang, ibababa aspiration sa... Aspiration lang yun eh. Aspiration lang naman, kayo naman. 20 pesos. O, nasa 29 na tayo, pero sana mas... 9 pesos na lang, 9 pesos na lang. Lapit-lapit na rin, ha? Pero ang tanong nga is, gano'ng karaming Pilipino yung may access doon?
ang maganda ho sana yung bang hindi mamimili na kung sinong miyembro o kung sinong sektor po ang pupwedeng makabili. Pag gusto mong bumili, may pambili ka, punta ka sa palengke, may mabibili kang murang bigas. Sana ganun. Oo, sana ganun. Baka naman magawa ng paraan. Nasa 29 na tayo, kung yun ang pinupush nila, una, magawa nila ng paraan na mas marami yung maging access, maka-access niyan, at pangalawa, masustain. Hindi lang yung tipong, oh, ngayong linggo lang pala available yung 29 pesos. Pag sinaing niya, wala na, ubus na. Oo. Sa susunod, diba? Pahirapan na uli. Back to 50 pesos per kilo, mahigit. Oo, nako. Yan ho ang titingnan natin sa mga susunod pa po na araw. Hoy mga kaserbisyo, kayo po ay imbitado sa isang araw na puno po ng kasiyahan, kwentuhan at serbisyo. Sa June 30 po, sa linggo na po yan, this coming Sunday, ay makakasama po natin ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para magbigay ng sari-saring serbisyo. O kung meron po kayong mga transaksyon na kailangan sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, TESDA, DTI at Philippine Statistics Authority o yung mga wala pang national ID dyan, ay pwede ho kayo pumunta dyan po sa aming activity sa Market Activity Center sa Bonifacio Global City mula po alas 10 na umaga. First come, first serve po ah. So kung meron kayong kailangan na transaksyon, pipila ho kayo dyan. Mas maaga, mas maganda ho. May libreng merienda raw dyan eh. Ay talaga? Oo naman. Tsaka alam ko sasayaw si Camille dyan. May intermission number ang pampasiglang bilang. Pampasiglang bilang, oo. At syempre pwede yung makita ng personal ang ating pong mga reporters and anchors. Punta ho kayo dun ha sa Market Activity Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. June 30 po yan, araw po yan ng linggo, para sa unang anibersaryo ng Radyo 630 at ng Teleradyo Serbisyo. Dahil po isang taon na tayong nagkakaisa sa pagsaserbisyo, handog po namin ng sari-saring impormasyon. Nandyan po ang kasiyahan at serbisyo para sa inyo. Mula po alas 10 na umaga, pwede po kayong makiisa sa iba pang mga serbisyo sa ating unang anibersaryo. At abangan din po kaming mga kaserbisyo anchors mula po alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya kita-kita po tayo sa June 30 Market Activity Center sa Bonifacio Global City, Taguig. Mula po 10 a.m. Doon na kayo mag-family day. O, di ba karamihan sa ating mga kaserbisyo? Sunday talaga, lumalabas kasama ang pamilya. O, didaan na ho kayo dyan. Kung kayo pupunta na rin naman sa mall, o, di ang kagandahan dyan kung meron ho kayong mga transaksyon na hindi nyo magawa sa yung ano, regular yung day. ID. Maganda yun. Oo nga, ako nga din magpapagawa na rin ako niyan. O, samantalahin nyo na po yan mga kaserbisyo kasi marami hong magkakasama na doon na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Parang one-stop shop na ang dating. Marami na kayong pwedeng magawa ng mga transaksyon. O, see you po ha, June 30. Araw po yan ng linggo. Radyo sa Istreta. Sa oras po nating 10:24. Ang inyong opinyon o anumang suhestyon, aming bibigyan ng panahon sa Opinion of the Day. Aba, ang dami nagpadala ng mensahe at komento sa ating pong Opinion of the Day na anong masasabi po ninyo sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Parang may mga masaya, no? Marami nga actually ako nakita sa social media na karamihan may mga mean comments na parang yun, ayun. Ito, sabi ho ni Leia, much-awaited resignation. Finally, sabi ho niya. Sino yan? Si Leia. Leia. O, sabi naman ni Kaviber 0672, Kapintig Joyce and Johnson, reason for VP Sara's resignation as Deputy Secretary goes beyond the position. It is not personal but also a business decision. Alam naman natin na matibay na kaalyado at business partner ng China ang mga Duterte. Yun ang nangyaring pagmamatigas ng tropa natin sa Ayungin Shoal ay masakit kay VP dahil gusto niya na masakop na tayo ng China. Maapektuhan kasi ang deliveries nila hanggat nandyan ang tropa natin sa WPS. Yan po ang sabi ni Kaviber 0672. Sabi naman ni Alex Primo, sa aming mga nasa akadim, pass out ang tawag namin dyan. Kumbaga sa student, sa halip po na failing grade ang ibigay, ipapasa na lang po on the condition na magta-transfer siya sa ibang school next school year. Yun ang kanyang, kumbaga, ang tawag dyan. Pass out daw sa kanila, pass ang out. Tawag nila. Yun ang tawag. Sabi naman ni Eduardo Ignacio, unang-una dapat hindi tanggapin ni Sara ang posisyon bilang DepEd Secretary dahil wala siyang alam kung paano ma-improve ang kalagayan ng ating edukasyon sa bansa. Pangalawa, maraming problema sa kakulangan ng school buildings, salary ng mga teachers at quality education. Sabi naman ni Elsie Balion Florentine, magandang morning Joyce and Johnson, matagal na hong dapat na nag-resign si Sara as DepEd Secretary in the first place. Hindi nga niya dapat yan tinanggap na posisyon na wala naman ho siyang alam.
hindi ho naman niya naiangat ang quality ng education ng public school students natin. Good riddance to, so to speak, sabi po ni LC Balyon, Florentine. Sabi naman ni Nanay Lina ho, ang masasabi ko sa pagbibitiw ni VP Sara ay very good. Hindi naman siya bagay sa DepEd. Maglagay na lang ng tamang tao na nararapat para sa DepEd. Yung may malasakit sa trabaho niya at hindi humihingi ng confidential funds. Salamat po from Tita Lina ho from Plaridel, Bulacan. Sabi naman ni Arceli Lazaro, good morning po, Pintig ng Bayan, Joyce and Johnson. Yung pag-resign po ni VP, dapat nung nagsabi siya na during election lang ang unit team, mag-election na eh, kaya ho expected na yan. Sabi naman ni Cesar Liberato, what's the big deal about her resignation? I'm sure we all have heard of the saying, you can fit a square peg in a round hole. Tama na yung talk about her. Useless eh. The real business at hand is to help search for the leader fit to run the agency. Si Angelo Cañasares, maganda umaga po sa inyo, Daddy Johnson and Ma'am Joyce. Tama lang po ang pagre-resign ni VP Sara sa pwesto bilang DepEd Secretary at kailangan ho talaga pumalit sa kanya yung may alam sa sektor na edukasyon at hindi ho yung kukunin lang ang pwesto at wala ho namang gagawin bilang kalihim, lalo na po hindi noon ma-improve ang edukasyon sa bansa. Oy, meron po kaming paliwanag. Yung mga, well, karamihan ho ng mga binabasa na aming mga messages ay tila pabor. Mm-mm. Wala ho kaming pinili sa mga messages. Ito yung lahat ho ng mga ipinadala po ninyo sa Viber at pinadala ho ninyo sa ating comment section sa Teleradyo Serbisyo. Mm-hmm. Sabi naman ni Erin Tan, about time na mag-resign si VP Sara na Education Secretary, incompetent Education Secretary. Ang laki na expectation sa kanya pero wala naman nangyaring maganda na confidential funds lang tayo. Dapat ang ipalit sa kanya ay yung may alam sa ating education system at sa mga pangangailangan ng mga guro at estudyante at hopefully, tumaas naman ang ranking natin sa PISA. Pakibati naman po yung bayaw kong lagi nakatutok sa Teleradyo sa Istrenta, si Charlie Pino at ang kapatid kong si Ira the Monkey. Salamat. Bayaw. Thank you po. Good morning, Bayaw. Ay, hello po. Good morning. Sabi ni May Padawan, good morning po sa Pintig ng Bayan. Ako po, I could say na tama lang naman ang naging desisyon ni VP Sara kasi according to her, maganda man ang storya, kailangan o may hangganan din. To think na maganda, maganda pa na storya yon, eh paano pa kung ang storya hindi humaganda ang kinatutunguhan. Dito ho natin makikita kung ano ba at hanggang saan lang ang kakayahan ng ating mga elected official. Ayan. Sabi naman ni Jayton Cornell, good morning. Ang pag-resign ni VP Sara sa DepEd ang political. Hindi na sumasang-ayon ang Pangulo sa mga Dutertes. Dapat magtulong-tulong tayo sa paghahanda sa ginagawa ng China sa atin. God bless the Philippines. Si Minali, good morning po. Johnson and Joyce, mas maganda nga po talagang nag-resign na lamang si VP Sara para mas smooth na ma-implement po yung lahat ng projects sa DepEd. Kasi po for sure, may mga conflicts na that are existing between BBM and Sara. Wala ba talaga tayong nakuhang nalungkot or nagsabing hindi siya dapat nag-resign? Maghahanap ako sa exige, magbasa sige, ka. Oh. Sabi naman ni Michael Ortega, regarding low PISA ranking on creativity, how can you spark creativity among students when you have bare walls in the classroom? Ibalik ang colorful diagrams and visual aids sa classrooms ng mga bata na pinatanggal ni VP pagkaupo niya sa DepEd. Creativity and arts are always visual. Oo nga naman, natatandaan ho ninyo yon, yung pinatanggal po ni VP lahat, yung mga anything creative, lahat ng pwede makapag-spur ng imagination sa utak ng mga estudyante sa loob ng classroom dahil ito daw po ay magiging form of distraction, ito'y pinatanggal po ni VP. Yan ang sabi ni Michael Ortega, baka ito daw ay nakaka-apekto. Well, ito naman pong utos ni VP, no, to be fair, ay kailan lang naman? Last year? Oo, last year. Ang PISA naman po on creative thinking kung saan po kolerat ang Pilipinas ay 2022 po nagawa ang assessment. Pero kung ganitong suggestion ni Michael Ortega, baka naman makatulong to improve our ranking sa mga susunod na PISA study. Medyo nahihirapan lang ako maghanap pa, pero ito ang nakita ko sa social media sa X. Sabi po nung isang nag-post, VP Sara has just become the leader of the opposition. Eh, ang nagsabi po niya ni si dating presidential spokesperson Ari Roque. Oo. Kumbaga, yung pagbibitiw niya ay kasunod ang kumbaga, pagiging
tunay na leader daw ng opposition ni VP Sara. Oo. At actually, hindi lang siya ang nagsabi niyan. Marami pa mga political experts yung nagsabing dahil siya ay wala na sa gabinete ni Pangulo Marcos, ay malaya na siya, no, na makapagpahayag kung meron man siyang gustong sabihin na pagtutol sa mga polisiya ng administrasyon. Remember, siya ay nakikriticize nga po, no, for being silent sa issues sa West Philippine Sea, even issues sa Pogo, at yung pagtatanggol, yung na-criticism sa kanya na pinagtatanggol po niya si Pastor Apollo Quiboloy na kilalang kaalyado po ng kanilang pamilya. So yung ganyang sinasabing posibleng siya maging opposition leader, hindi ho malabo mangyari yan. Marami hong political analysts ang nagsasabing posibleng mangyari ho. Marami pang pwedeng mangyari. Yes. Ah, sa oras po nating 10:31, bati na po tayo ng mga nag-birthday ngayong pong June 20. Dami ah. Oo nga. Happy happy birthday po kay Alex Pardilla at kay Nina De Jose Casuela. Happy birthday. Happy happy birthday din today kay Nicole Aklan De Los Reyes and kay Ellie Dale. Happy happy birthday pati na rin kay Chelsea Mercado. At si Anathea Cueto, happy birthday pati na rin kay Faye Austria at kay Erica Zoleta. Happy birthday. Birthday din po today ni Yves Santiago. Happy happy birthday Yves at kay Dindo Balares. Happy happy birthday at sa mga nakakakilala po kay Jera Agustin Rudejo. Happy Jera, birthday. Happy birthday. Miss Jera, happy happy birthday po sa lahat po ng mga nagbe-birthday po ngayong araw, June 20, 2024. Happy happy birthday po sa inyo lahat. Again, maraming salamat po sa ating po mga kaserbisyo, mga kapintig na nanood po sa atin sa isa't kalahating oras. Kasama po dito pa rin sa programa Johnson Legazpi Manabat. Siya po si Mary Joyce Ginto Balanchot, ito ang Pintig ng Bayan! See you tomorrow po. Meron pa tayong Friday. At susunod na po ang programa, Tatak Servisyo. Kasama po si Tita Winnie at Ate B. Bye! Ingat po kayo. Pintig ng Bayan! Pakikinggan ni na Johnson Manabat at Joyce Balancho ang mga Pintig ng Bayan!